isang masayang araw po. Ito naman yung ating mga next generation pa rin ng mga breeder. Yung apat po dito ay mga Quezon Black Cross Berkshire at nakapili na po tayo ng anim na sarili nating mga alaga. So, kumpleto na po ito. Sampo. 6 plus 4 po. So, ayan po silang magkakasama na. Namamahinga po dun sa may ilalim ng tangki yung iba. Ito po yung ating apat na galing sa mga Quezon Black Boys ng Lucena at Tayabas. Kaya may isa pong nakahiwalay doon. At ayan po yung lima sa may tangki naman. So, pababawas-bawasan ko lang po ang bigay. Masyadong naparami ang bigay nila. May tira pa dito sa kainan na ito. At mas marami po ang tira dito sa kabilang kainan na medyo nakabilad. Maganda po na ang bigay natin ng pagkain ay tamang-tama lang na nauubos po nila. Hindi po yung ganyan na marami ang natitira. Dahil po bago pa lang nagsama ang mga ito, hindi pa nila natatantya kung gaano karami ang ibibigay. Tiga! So ito po, by July po natin pakakastahan ng mga ito. So mga 2 buwan. So susubok po ako maghanap ng pure native. Hopefully po, makakuha rin ako ng Quezon Black o kung may ibang native po na malaki-laki na para po maganda ang lahi natin ng ating mga magiging almost pure native. Kasi po yung 6 ko dito, may kaunting infusion din po ng mga Berkshire blood yan. Kasi po si Berktib at si Mulefoot ay parehong may Berkshire line. Ito pong apat na ito, itong mga ito, 50% po ang Berkshire nila. Kaya kung ibabalik ko po sila sa native, ang lalabas pong anak nila ay 25% Berkshire, 75% native. Yun ang pong magiging anak ng mga alaga ko, malamang po ay kabaligtaran yon. Na ang mangyayari po ay 75% or more ang native nila at less than 25 po ang kanilang magiging Berkshire na blood. Kasi po, mas kaunti ang Berkshire blood ng mga yan. Wala pong, sa tingin ko po ay walang 30% ang Berkshire ng aking mga alaga. At doon po tayo mag-i-stay na kung may gagamit man po ako ng barako or mga inahin, up to 50% lang po. Dahil hindi naman natin market ang table meat. Ang market po natin ay litsunan at hopefully nga po makapag-supply ulit tayo ng maramihan kay ka-farmer para po steady ang ating magiging market at income din po. Si ka-farmer po ay talaga naghahanap ng baboy na mataas ang native compared po sa hybrid blood. Kasi po na naging experience na talagang iba ang quality po ng mataas ang native. Dahil nga po nawalan ako ng baboy noon, napilitan siyang kumuha ng sa iba-ibang supplier, may mga dumarating po na pag nilitsyon daw nila, napakadaling kumunat. Samantalang pong pag native, kamukha ng mga alaga natin, ay in some cases po, kinabukasan, malutong pa ang balat.
So silipin naman po natin yung iba pa nating mga dumalaga na mayroon na po malapit umanak. Ito po ang ating dumalaga pen, ang pen number 2. Ganun din po ang sistema rito. Kung nasaan ang putik, nandun ang ating mga alaga. Ito po si Tanso. Ang lapad niya, pag nabuntis po ito, lalong lalapad. Parang si Big Girl nung araw. Ito po si Puti Antyan. May kasta na po yan. Isa po siya sa mga pahuling nakastahan ni Bobby bago siya tumamlay. At hindi na po magtatagal ay may anak na tayo sa pen na ito. Yun pong unang apat dun sa kwenta ko ay early May aanak. Hindi ko lang po tanda yung eksaktong petsa. Pero yan po. Yan dalawang magkasamang yan sa Lubluban. Ang isa sa apat na yon, ay dalawa sa apat na yon. Hindi pa po talaga nakalaglag yung kanyang ari, kaya hindi pa naman talagang imminent yung pag-anak. Pero po, yan, bagsak na po ang tiyan. Baba po ako para mas makita nyo. Yan po, pareho sila, bagsak na bagsak, lawlaw na po ang kanilang tiyan, hindi na po nakabilog lang. Kasi po, pag bagong buntis, ay bilog na bilog po ang tiyan. Nakabukol po ang gilid. Pero mga ilang araw po o ilang linggo bago umanak, lalaglag na po yung kanilang tiyan. Tapos po nun, mga 3 to 4 days bago naman sila umalak, mapapansin po natin na yung ari ng mga dumalaga o yung kanilang vulva ay mag-enlarge na po at lalaglag. Makikita nyo po na hindi na patayo ang pwesto ng vulva, palaglag na po siya at yung by enlargement mo, ang nangyayari ay para po siyang humahaba. So yan po, hindi na magtatagal, magkakaroon na rin tayo ng mga biik na magtatakbuhan dito sa may likod. Ang ating second breeding pen. Hindi ko na po tatawaging dumalaga pen noon kasi meron na po tayong mga inahin na kasama ng ating mga dumalaga. Yan po, maraming busy-busy kasi po ang ibinigay naman sa kanila ay pakwan. So bukas naman po, itong mga ito ang magtitinapay. Yung iba naman pong nabigyan ng tinapay ngayon, ang bibigyan ng pakwan bukas. Ito po si Puti. Puti, Puti, Puti. Laki na tiyan ikaw, Puti. Eh? Laki na tiyan ikaw, Puti. Bising-bising kain si Puti. Ihiga ba pag bising kumakain? Ayan po. Bising siyang kumakain. Kahit na hinihimas ang tiyan, diretso po ang kanyang pagdila. Yan po, namumulot talaga ng mga pira-piraso pa ng laman ng pakwan. Yan po, sumabay si Tanso. Si Tanso po, talagang ganyan ang katawan kahit na nung hindi pa buntis. Pero ito pong si Puti, mapapansin ninyo na may development na ang kanyang tiyan. Hindi po ganyan ang tiyan ni Puti nung hindi pa siya nakakastahan. Pakamot ka rin? Ah? Kamot, kamot, kamot. At dito naman po sa tawid, kumakain-kain na po pero matamlay pa rin si Bobby. Kaya po bumili na rin ako ng multivitamin na injectable
Bellamil po, ibinigay sa akin nung suking tindahan para po turukan si Bobby. Appetite stimulant daw po ang Bellamil. Baka naman together with sa antibiotic ay mas madali po siyang maka-recover. Bobby? Bobby? Yan po, ganyan lang yung kanyang pagkain. Yan po, walang kalahati ang nakain niya. Tumitikim-tikim lang po siya. Yung kanya pong damo ay halos hindi rin nagalaw. So, tuloy pa po ang aming paggagamot kay Bobby. At hopefully po ay makarecover siya. Hindi po kami sigurado kung anong sakit ni Bobby. Pero malamang nga po, tulad ng sabi nung vet, hindi ASF yan. Kasi po, magdadalawang linggo na. Ang ASF daw po, pag onset, ay madali talagang na mamatay ang mga alaga. At dito po sa ating dumalaga pen, wala naman pong tumamlay or tumamlay ang kain. So yan po ang aking sharing para ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.